John chapter 3 verse 1 to 15. May antipara ka na. Hindi ko pa nabasa. May isang Pariseo ng nganlan Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman mo po naming may kayo isang tagapagturo mula sa Diyos, sapagkat walang makagawa ng mga himaling ginawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinabi kong ito, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinumpukunan ng kanyang ina para muling ipinanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan po ang sinasabi kong ito, maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa karyan ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang pinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa inyo, kayong lahat ay kailangan ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong ito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganun din ang bawat ipinanganak sa espiritu. Paano po mangyayari yun? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro ka pa naman sa Israel? Hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinanggap ang aming patutuo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sinumang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Ang kung paano itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman ang kailangan itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumumpalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang Amen. Lord. Amen. Yes, Lord, we glorify you, Father God. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa salita mo, O Lord Jesus. Lord, itago mo po ako sa likuran mo, O Lord God. Pour out your anointing upon me, O Lord God. Na bawat sasambitin ko, O Lord God, itanim mo, Panginoon, sa puso, O Lord Jesus, sa bawat nakikinig, O Lord Jesus, na ang anointing, O Lord God, upon me, O Lord Jesus. Purihin ka, O Lord. Walhatiin ka, Panginoon. Ibalik namin sa'yo sa pinakmataas. Pasalamat sa imong pangalan, ang Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. So, ang ganda ng ng message ng Lord. Na napansin niyo, itong month na ito, puro Book of John. The love, the salvation. Di ba? Maging sensitive tayo na ang mga bawat pinipreach dit, bawat ginamit ng Lord na servant niya, ito yung ng Lord, pinapamessage niya sa atin. Bakit kaya? Di po ba? The love, di ba? So mean na kaya ang sabi nga ni Nicodemo, isang Pariseo, tagapagturo, di ba? Kautusan, pero nagkaroon siya ng confused sa kanyang sarili. Sabi, naisip siguro niya na, bakit kaya? Na ang galing ko naman kasi Pariseo ako eh, di ba? Ang galing ko, ang lahat naman ng is alam ko. Pero bakit hindi ko kayang gawin ng mga himala? Di ba? So sabi niya, ang sabi niya, nagkaroon siya ng confused. Gaya sa atin, nagkaroon din tayo ng confused, di ba? Pag mayroong magpapatutuo na mga servant ng Lord, wow, Lord, bakit ako hindi ko naranasan yan? Anong mayroon sa kanya, wala sa akin. O, di ba? So, mayroon tayong katanungan. So, ito yung mga buhay natin na sometimes naku-confuse tayo, sometimes yung pananampalataya natin, ngayon, mahina tayo, ngayon, so, pagsasabihin nga natin, Lord, sana palagi akong malakas. Di ba? Sana, kasi, yun ang, kahit matagal pa tayo ng palataya, dumaan tayo talaga tayo na shaken. Kasi, we're in our emotion eh. Totoo. Di ba? So, ito yung mga, ng Lord na, sa atin, na nagkakaroon tayo ng confused sa ating sarili. Hanggang ba ngayon, sabi nga, sa paano ba, ipanganak ang tao, sabi ni Nicodemo, na hindi niya,
na hindi na, na paano babalik, malaki naman siya. Malaki naman tayo, di po ba? Mabalik ba tayo sa puhunan natin? Na, di, hindi yun, di ba? Paano? Sabi niya. Pero, ang sabi ni, ang sabi ng ano, sabi ng Panginoon, ang ipanganak sa laman ay sa laman. At ipanganak sa Espiritu ay Espiritu. Ano bakit? Paano ba? Paano ba ang una? Tanggapin natin si Jesus bilang tagapagligtas. Di ba? Kung totoo natin, ang sabi niya sa Roman chapter 10 verse 9. Sabi niya, kung babanggitin natin sa ating mga sa ating labi na siya ay Diyos, tatanggapin natin bilang tagapagligtas. Kahit sasabihin natin na parang imposible namang mangyari ito kasi parang nilaro-laro lang, di po ba? Isaisip, di po ba? Na tatanggapin tapos tagapagligtas. Di ba yung naranasan natin yung ganun yun, naranasan ko yan. Tatlong taon ko nga, hindi ko tinanggap si Jesus eh. Hanggang dahil sibo ako, dadala ng maliit na Santo Niño. Yun yung kung saan ako mamatay doon. So, anong na, ano natutunan ko? Yung kapa, yun doon ako mamatay. Di po ba? Yes! Hindi na lumaki sa Jesus. Yun, totoo yan. Tapos, sabi niya, is tanggapin natin daw si Jesus bilang tagapagligtas. Na siya ay Diyos. Na taos puso natin tanggapin natin siya. Di po ba? Sabi natin, bakit hindi natin subukan? Di ba? Na tanggapin natin siya bilang tagapagligtas. Ang gasikan, sabi niya, baptism of water. Di ba? Yung baptism, sabi niya, ang isilang sa laman is laman at isilang sa tubig, di ba? Bakit kailangan natin na magpabaptize? Di ba? Ano bang meaning sa baptism? Malaki pala ang meaning ng baptism. Na ang sabi niya doon sa ang sabi niya doon dito sa Matthew chapter 3. Ito ha, napaka chapter 8. Verse 8. Tingnan niyo. Matthew chapter 'to. Pagsisisi. Yung pagsisisi ng chapter 3 verse 11, sorry. Chapter 3 verse 11a. Minabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay na inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. So ito pala yung dahilan na bakit may baptism? Bakit iahon niyo? Bakit 'di ba yung bakit na mag kailangan i-baptismuhan pa tayo ng tubig? Yung pag-aho natin is yun ang yung old, yun ang symbolize. Baga namatay na ang dating ikaw. Yun ang mga symbolize na yung kasalanan natin. Nabuhay ka na. Yes. So, actually, ako, tatlong beses ako nagpa-baptism eh. Yes! Tatlong beses ako. Una kong nagpa-baptize, kabilang pa ako, nandun sa mundo. Kabilang pa ako, nandun sa Lord. Pero ang dami ko pang nagagawang kasalanan. Pangalawa, neutral. Nagbababaptize ako, ganun pa rin yung ano, marami ang pangako, maraming ano, wala pa rin. Pero yung pangatlong baptism ko, doon totally ako surrender. Bakit? Wala na po akong, parang yung buhay mo, binaliktad talaga yung buhay mo. Baggage. Kasi, sabi nga dito is, yung, pag yung nagbaptisan, yung lumabas yung John 3:3. Bagong silang muli. No? Kasi, sabi ko nga, Lord, bakit bang ganito yung buhay ko? Kasi kung magpabaptism, dapat taintindihan mo. Yes! Ipa, ano talaga yan? Ipaunawa yan. Ipaunawa. Kasi after sa baptism, kasi magpabaptismo ka lang, hindi mo alam. Doon yun ang lumabas na, ako lang ka dalawa. Tingnan mo, after ni baptism ni Jesus, di ba sabi niya, sabi ni Apostle po, ni John the Baptist, na hindi ako karapat-dapat na mag-baptize sa'yo. Even sa sandalyas, anong atali na niyang sandalyan, wala siyang karapat-dapat na hawakan, di po ba? Pero sabi ni Jesus, para matupad. Ang pinapakita nito ng Lord to humble, na matupad, na isymbolize na kailangan nating lumubog sa tubig. Hindi yung wisik-wisik. Di po ba? Di ba?
Hindi yung wisik-wisik na yung sa ano pa lang, sa mali pa tayo, yung sabi nila is christening daw na yung bagong silang na yung ano, yung pare is niligo yung ulo. Hindi talaga idublog tayo sa pangalit. Paano, di ba? So, mean pala yung baptism, tayo pala mismo magsisi sa ating gawa na nagawa ng kasalanan. Para yung magkaroon tayo ng pag-unawa, makakilos ang banal na espiritu sa ating buhay. Ito yung John 3:3 na ang title nito is John 3:3 bagong silang, di ba? Sinilang muli. So, bakit kaya sinilang uli tayo ng Diyos? Dahil yung spirit natin ay patay. Hindi yung flesh. Dahil ito yung mga sinunod natin sa ninuno natin kay Eva at sa kay Adan na sinumpa. Yung dati, yung hindi pa nagkasala si Eva at saka si Adan, is every morning bumaba ang Lord. Ang sarap, no? Okay. Sama. Makita natin ang Lord na nag-worship tayo. Tapos, hindi nila nakikita. Hindi nila nakikita. Pero yung boses. Oh, yung presence. Yung presence. Siguro. Good. Ang sarap, no? Marinig natin yung, wow! Okay. Grabe! Or parang thunder, siguro yung boses ni Lord. Grabe! Pero, yung nagkasala si Eva at saka si Adan. Doon na yung hindi na natin hindi na nila naramdaman. Hindi na nila nakasama. Yung kasalanan din natin ang nagse-separate sa Panginoon. Yes. So, yun yung ano ng Lord na bakit binigay si Jesus Christ sa mundo para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. Para magkaroon tayo ng relasyon sa Lord. Na yung relasyon natin sa Lord na galing sa God the Father, sa galing sa kinaunahan natin si Eva at sa Adan, kung hindi pa sila nagkakasala, ang sarap ng feeling sa atin. Hindi natin naranasan. Ang naranasan natin ngayong paghihirap. Pero ngayon, yun ang sinunod natin na kailangan natin magtrabaho. Satanas. Kailangan natin kailangan natin magsika para makakain tayo. Di ba ba? So, pero, binigyan niya kaysa isa niyang anak, si Jesus Christ. Pero mostly konti lang ang taong nakakaalam na bakit binigay. Ang lahat nakakaalam na si Jesus Christ is binigay siya sa mundo para yung kasalanan natin. Yung kasalanan natin is pinawi niya. Pero pag hindi pala natin tanggapin si Jesus Christ na bilang tagapagligtas sa ating buhay, ay hindi pala natin, wala, yung spirit natin, ay hindi pala na, hindi natin makukunik ang Lord. Di ko ba? So, ito yung mga sitwasyon na ngayon, na ang sabi ko nga, ginawang ritual. Sabi ko nga sa mga kaibigan ko, sabi ko, alam nyo, ang meaning ng Christmas, Jesus Christ born. Di ko ba? Pero, tingnan nyo, Pero, sabi ko sa kanila, sabi ko sa mga kapatid ko, sabi ko, alam nyo, ginawa niyong ritual. Bakit? Ang pagkamatay ni Jesus Christ, meaningful siya dahil pinawi niya yung kasalanan natin sa mundo. Kasalanan natin, sabi ko sa kanila, na Jesus' death is more important than December 25 because we don't know that day Jesus is born. We don't know. Amen. But everything is love. Ito yung mga ano na hindi nila, ito yung mga sinasabi ni Isaiah na tayo parang tayong tupang naliligaw. Hindi lang naliligaw, naliligaw. Kahit saan tayo tumakbo. Tingnan mo ang buhay natin. Yung wala tayong relasyon sa Panginoon. Kahit gumawa tayo ng kasalanan, masaya pa tayo, di po ba? Walang ano. No? Walang kahit conscience. Mayroon pang nasasaktan, kahit pinaproud pa natin na nasasaktan natin sila. Gina-justify pa yung kasalanan. Ito yung, number three is the spirit. Ito yung spirit natin. Na, ito yung nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon na napaka-importante. Yung relasyon natin sa Panginoon, hindi yung religion. Kasi kung religion yung panghawakan natin, yes, magsimba tayo, pero walang pagbabago ng ating buhay. Bakit? Na-stand tayo na naka-atin na tayo, gaya ng nangyari na misa ligalyo. Physical lang, pero yung spirit, diba? Hindi nag-grow.
Dati, pag kahit inaanto ka na, eh, alas 4 ang misa, pag sudyante pa ako, atin talaga kasi pwede na isang taon hindi na magsisimba. Kahit pagdating sa simbahan, hanggang nga pa. Kasi inaanto. O di ba? Pagkatapos wala. Paglabas, kain. Sabi ko, ito pala yung ano, na yung buhay dati, yung buhay ko dati, na kung paano yung, kung panghawakan natin yung ritual, yung religion, wala, hindi pala, hindi lang nagbabago. Di ko ba? Kasi, dati, pag, ano, yung, pag magsimba, ah, proud pa tayo, kinakasimba. O, di ba, holy? Pag, opo, pagkakita, oh, wow, sexy naman. So, ganda mo, gabi. O, di ba? Ay, na-perfect mo yung, ano, simbang gabi. Wow. Ganun yung, ano. Congratulations. Ganun yung, wala tayong relasyon sa Panginoon. Pero may religion tayo. Ito yung sabi ng Lord is isisilang muli ang tao. Isisilang muli ang tao by spirit. Di ba ba? Kasi sabi nga na sa John chapter 4 verse 24, simbahin ang Diyos sa katotohanan, the spirit, no? Spirit and truth. Sabi niya, bakit? Sabi niya, sabi nga ng papa ko, bakit? Wala namang patay na bumalik dito eh. Di ba? Sabi niya, wala namang patay na bumalik dito. Magsasabi, yun ba ang Diyos mo? Oh, di ba? Ang sabi ko, yes. Dahil, pero, ang isang tao pumunta rito sa lupa. Ako to si Pablo. Namatay dahil sa kasalanan natin. Kundi si Jesus. Di ba? Yun ang, ano ng papa ko. Sabi ko, ang sabi ko, alam mo, sabi ko, tingnan niyo yung buhay ko. Kung paano ako binago ng Lord. Hindi nyo nakita. Kasi ang tinignan nyo, bakit hindi ka pinayaman? Oo, physical. Diba? Bakit hindi ka pinayaman? Bakit yung bahay mo, ganun yung bahay mo? Huh? Walang biyaya. Walang blessing. Walang blessing. Bakit yung ano, nag-abroad ka, tapos ito yung nangyari sa buhay mo. Nagbago ka ng relihiyon. Yes! Grabe yung persecution ko. Grabe yung witches. Sabi ko, someday, sabi ko, ang bibitawan ko lang yung bago ko umalis. Someday, pagbalik ko dito, makikita nyo ang glory ng Diyos sa buhay ko. So, diba? Kasi kung hindi ako maging matapang sa kanila, kung hindi ako magsabi sa kanila na ang Diyos ko ay buhay, ang sasabihin nila na hindi sila naniniwala. Diba ba? Kahit sasabihin ko, kahit yung mga binibidyo ko yung anak ko, sisend ko sa kanila, kasi sabi ng yung panganay ko, Grabe yung wisdom ng Lord bigay. Pag tumawag ka ng Sunday, sabihin nga, Mama, bakit tumawag ka? Sunday. Di ba, nagpe-prepare kami, mapunta kami ng simbahan. Oh. Isturbo ka. Di ba? Grabe! Sa umaga, oo, sabi niya, alam mo na Sunday ngayon, bakit tumawag ka? Ay, kami nagpe-prepare, mapunta kami ng simbahan. 6 years old. Oh, di ba? Sabi ko sa anak ko, wow, grabe yung anak ko. So, sabi niya sa kapatid niya, sabi niya, kausapin mo si mama, hindi basta-basta, hindi madaling mag-abroad. 6 years old yung anak ko! Tingnan mo! Mama, ano? Grabe! Full of wisdom. Grabe! Sabi niya, kahapon, sabi niya, yung bunso, sabi niya, mama, babay na kasi, ano? Tapos sabi ng panganay ko, kausapin mo si mama, kasi hindi mo man nakita ang mag-abroad, hindi basta-basta, mahirap. Oh? Di ba sabi? Mabuti pa ang bata! Nagulat ako! Matanda! Nagulat ako sa anak ko. Wow, Lord. Luhod ako sa Lord. Thank you. Bakit? Yung anak ko, 6 years old, pero grabe na yung wisdom niya. May masusta pa sa maganda. Tatay, siguro, so, yun yung ano sa kanya. Grabe, sabi ko. So, yun, pinapakita ko sa ano ko, sa kapatid ko, sa mga ano. Sabi ko, tingnan nyo yung anak ko. Wala man akong yaman sa mundong ito. Pero, ang yaman lang ng dinadala namin is to serve God. Amen. Ganun yung ano. Tapos, sabi niya, sabi ng ate ko, alam mo, sabi ko, ipamulat mo sa anak mo na magsimba siya. Sabi ko, dalhin mo yung anak mo, may church doon. Na Christian, malapit yung isang barangay. Tapos, sabi niya, ang tagal naman matapos yung simba niyo. Ang tagal na matapos yung simba natin. Diba? So, praise God, dahil yung paunawa ng Lord sa ating buhay,
sabi ko nga sa Lord, Lord, thank you. Dahil naging matapang ako sa presensya mo, sa calling ko. Na kahit ano man yan na pinagdaanan ko, family, kung ano man yan, Lord, salamat. Binigyan mo ako ng ganito katapang. Thy will be done. Thy will be done. So, iyon po yung ano, bakit kaya na bilang Kristiyano na kahit umaatin every Sunday pero wala siyang pagbabago. Anong mayroon? Di ko ba? Anong mayroon? Dahil hindi siya totoo nananampalataya sa Lord. Mm-hmm. Hindi pa siya fully surrender sa Panginoon. Mm-hmm. Dahil may bagay, hindi siya dahil. Bakit kaya? Dahil umaatin siya because na masaya siya. Umaatin siya dahil may mga yung mga wrong motives. Hindi niya inaano si Lord na Lord, bawat pupunta ko mararamdaman kita. Kasi pag mararamdaman natin si Lord, pag magbabasa tayo ng salita ng Lord, kapag manghina tayo, nagre-reveal siya. Mm. Pero pag hindi natin nararamdaman si Lord, pag nanghina tayo, ito grabe, tawag ka ng tawag kahit saan-saan para makonfort ka. Mali. Dahil sabi niya, tanggapin natin ang, si Jesus. Ang confidence sa tao, hindi sa Diyos. Yes. So, ganun yung mga pangyayari sa ating buhay. Na kahit ganito lang tayo, ilan lang tayo pabalik-balik, pero hindi natin alam yung gagawin ng Lord sa bawat isa. Gaya kay Miles, gagamitin siya ng Lord. Kaya kay Pao, unti-unti, na tumutubo ang salita ng Diyos sa puso nila. Bakit pumunta ako doon? Bakit nagkaroon ako ng excited? Nagkaroon na ako ng kauhawan, kasiyahan. Bakit? Anong mayroon? Ibang so, masaya sa masaya mo. Bible school, go, ito yung the spirit. Amen. Ito yung spirit na kumikilos sa ating buhay. Na God is good talaga. Bakit? Sabi ko nga, kumbaga sa, ano, sa mga pinsan ko, sa mga ano ko, sabi ko, Lord, thank you. Nakita ko na yung purpose mo. Bakit winasak mo ako? Bakit pinapakita mo sa kanila na I'm nothing? Ang itlog kapag ka hindi mo yan binasag, hindi yan magagamit. Grabe talaga. Anak ko, sasabihin ng mama ko, para kayo, ang anak mo parang anak ng badyaw. O, di ba? Yung anak ko para anak ng badyaw. Kung saan sa... Di ba? Dati, sabi niya, dati, napaka-social mo, napaka-ano mo. Sabi ko, ito yung mga sitwasyon na hindi ko maunawaan sa ginawa ng Lord. Why? Before ako nag-abroad, gusto ko mag-asawa ako ng foreigner, gusto ko gusto ako maging mayaman. Pagdating pagtungtong ko ng Dubai, bakit tinanggal lahat? Nagtaka ako, tinanggal lahat ng Lord, lahat ng pangarap ko. Lahat talaga, grabe talaga. At saka, hindi ko na, pag makita ko ng puti, is nagka-cashier ako, may mga puti na pumunta doon, sabi na, gusto ko yung beauty mo, simple yung beauty mo. At pag pumunta, nagtatako. Sabi ko, pag makita ko yung kamay nila, bakit nandidiri ako? Di ba? Sino kumikilos noon? Dahil, sabi ko sa mama ko, alam mo, mapalad ka. Dahil may anak ka na servant ng Lord. Pinili. Kahit nandyan pa ako sa pupunan ng tiyan mo, pinili na ako ng Lord, maging servant ako. Sabi ng mama ko. Tapos sabi niya, sabi ko, hindi mo ba nakita yung buhay ko? Dati, nakita mo yung buhay ko, kung paano ako ka-powerful, lahat nangyayari yan sa buhay ko, na nagpaano ako ng disco, lahat yan, naging successful yan, kasi kapitan yung mama ko, lahat ng mga laro, mga liga, lahat, inakit-akit ko yan, governor, lahat, congressman, akit ako, sudyante pa ako, hindi ako nahihiya, nanghingi ako ng solicit, lahat, pero nangyayari, sabi ko sa mama ko, hindi mo ba nakita yung buhay ko? Dati, lasinggera ako, diskudera. Ngayon, grabe ako magbubuli ng tao. Ngayon, sabi nga nila, dati, ikaw ang napakaingay mo. Ngayon, baliktad ang lahat. Ikaw tahimik na ngayon, yung ate ko yung maingay. Oh, dati, ikaw nang bubuli, yes. Ngayon ikaw ang binubuli. Amen. Totoo yan.
sabi ng mama ko, kung ano daw ako, kataas yung pangarap ko, ganun yung kataas yung bagsak ko. Sabi ko, praise God, dahil nakita niyo. Amen. Nauntog ako eh, kaya ako namulat. Yes. Grabe yung nangyari sa buhay ko. Paano ako, paano ako binago ng Lord, John 3:3, yun ang buhay ko. Parang piniga talaga ako ba? Piniga ako na, ah, grabe talaga yung experience na nagsiserve ako kay Lord. May iba, paraan na lang. Yes, because the calling. Dahil, iba-iba yung calling natin sa Panginoon. Amen. Dahil, ang calling ko is evangelist. Evangelist talaga ako dahil matapang ako, nakulong na ako. Diba? So ngayon, sabi ko, Lord, ano, yung parang, yung namimiss ko yung gawin ko, nalilingkod ba na paano ako kainit sa kanya, paano ako mag-share sa kanya, paano akong paano akong mag-dawi na maglagi lang kita makasama, sinishera na kita. Lord, bakit ngayon? Bingi ang tao, may mga ipad. Sabi ko, ang hirap dito, Lord. Ang hirap dito mag-share ng gospel. Ang hirap. Bakit? Lalo na pag matagal na sila dito, mahirap talaga. Hindi ka na pinapakinggan. Kasi nasa isip nila, mayaman ni sila. Maganda na silang nagawa sa Pilipinas. Binagyo naman. Diba? Sabi, mag-share ka. Sis, mag-share ako sa'yo. Sabi, tapos ilang taon ka na dito? Ganon? Yes. Sabi ko, mag-isang taon pa lang. Jesus nga, di ba? Diba? Kailan yung mga rejection na ma... Sabi niya, kami dito, walang taon na kami. Wow! Sabi ko, praise God! Sabi ko, sa walang taon na ba yun, ano ba na-experience mo dito? Puro stress? Di ba, totoo? Hindi sila kumiko. Bakit? Totoo. Sabi niya, share, gospel. Tanggapin man nila si Jesus or hindi, as long as nagawa mo, pinagpagawa ng Lord. Yan sinasabi ko. Wala, anak. Whether they listen or not. Ganun yung ano ng buhay natin sa pananampalataya kay Kristo. Sabi ko, Lord, ang buhay ko, hindi, grabe yung ano pa. Yung may mga simpleng mga sitwasyon na nangyari, parang hindi natatalab sa akin ba? Yung parang, wala na, patay na ba yung wala na, hindi na ako nag-alala, thy will be done, kahit, sabi ko, Lord, salamat, dahil, tinanggal mo na lahat yung mga kamatis ng puso ko ba, na ano na ako ba, so, the way, tapos, dati, palagi ako nag-alala sa anak ko, lagi ako nag-alala kasi ano, iiwan lang sila ng papa nila, madaling araw, ito lang kakainin nyo, tapos yung panganay ko, ito yung lang mag-alaga, sabi, tapos, parang, syempre bilang nanay, nag-alala ako. Tapos, palagi ako nag-alala, palagi nagkakasakit yung anak ko. Sabi ko, Lord, sige, they will be done. Kalimutan ko. Ngayon, hindi na sila nagkakasakit. Pag pumunta yung ano niya, kinukumpanti ko lang yung sarili ko. Sabi ko, Lord, ikaw pa mag-iingat sa anak ko. So ngayon, ano, pinaano ng Lord na your calling is evangelist. Your calling is evangelist to share the gospel. I-share mo yung goodness niya. Huwag mo ipo. Sabi nga ng asawa ko, sabi ko, paano ko kaya mabalik yung init ko dati sa Dubai? Grabe akong mag-share. Grabe akong ano. Bakit hindi na mabalik? Sabi ng asawa ko, tanggalin mo ang sarili mo sa puso mo. Ibabalik yan ni Lord. Alam mo yun? Sabi, Lord, hindi ko magagawa, hindi ko kayang mag-worship sa loob ng, kasi may kasama ako. Sabi ko, Lord, restore my spirit, fire, my spirit, Lord. Kasi sabi ko, Lord, ibalik mo yung init ko dati, na kahit pinagtatawanan, kahit sabihin na, anong, na hindi ako nasasaktan, na basta mag-share ako ng gospel. Sabi ko, Lord, bakit dito ang hirap? Ang hirap pasukin yung mga mag-share ka ng gospel. Grabe, ang daming Pilipina doon na bagong part. Sabi ko, nagti-TikTok sila. Sabi, wow, sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng tapang. Sabi ko nga, Lord, by January, kung sabi mo na holdy ako, nawa, ito na yung way mo. Dahil, grabe, kasi yung calling ko talaga is
ano din ako, pag hindi, kung hindi ko tatanggihan ko yung calling ko, the more ako nanghihina. Pag tatanggalin mo, kapag anuhin mo yung calling mo, the more ka, maging lumamig ka. Dahil may pinapagawa ang Lord na hindi mo nagawa. Ito yung fire. Sabi ko nga, Lord, akala ko, maano na ako. Pero pag sabi ko, bakit kaya, Lord, Lord, ako, Lord, palagi ko ano, yung John 3, sabi ng Lord, John 3:3, silang muli. Sabi niya, ano, mag-ano ka, mag-share. Kahapon, may dalawa akong inalagaan, masyadong mano, kasi matagal na sila, marami silang pera, Lord. Ako, bago pa lang. Pero naniniwala po ako na yung dalawa na yon may purpose ka. Kasi, ito yung mga bagay na, ito, nakakalungkot, di po ba? Tayo-tayo lang, ang daming kaluluwa dun sa labas. Nagkakalat sila. Pero sabi ko, Lord, ang calling ko, sabi ko, Restore my calling, Lord! Kasi ang calling ko is evangelist. Ang calling ko is mag-share ng gospel. Sabi ko, Restore, Lord! Kasi ang hirap! Yung calling mo biglang, wow, binuhusan ng tubig. Diba? So, ito yung mga buhay natin sa pananampalataya. Kung ano ang calling natin, tatayuin natin yung calling natin. This is our calling. Kung sasabihin natin, yun, calling ko, matapang talaga ako magsalita. Kasi reality ako. Pag sabi ng mama ko na, sabi ko, alam mo yung Diyos mo, hindi yan ano eh, kahit tatansyakan ko yan, hindi yan kikibo yan. Pero ang kalaban ko yan, may-ari na yan. Sabi ko, sabi mama ko. Sabi niya, kung anong mayroon sa'yo, yun ang ano. Yes, sabi ko. Pero tingnan mo yung buhay ko. Pero ngayon, praise God, nawasak yung bahay. O, di ba? Yes! Nawasak yung bahay. Wala na sila yung malaki. Wala na. Kaya ni ate ko, ilang hundred yan? Wala na. 300, 400,000 yung bahay niya kasi malaki yung, maganda yung trabaho yung asawa niya. Polis, hippie ng polis. Malaki, di po ba? Pero, lapitan mo siya. Hindi siya hindi siya magbigay pag wala siyang condition sa'yo. Di po ba? Nakakatakot yun. Di ba? May ate rin ako. Sabi ko kay ate ko, ate, sabi ko, bigyan mo naman si auntie. Na kasi itong ano, hindi ako makapadala. Sabi ko. Sabi ng ate ko, nalaman ko, malaki yung sinking mo din. Ya. Sabi niya, alam mo ba sa ate ko? Sabi niya, may bibilhin ako. Sabi niya, wow! Sabi ko, praise God. Sabi ko, okay. Sabi ko, Lord, pakita mo kapangyarihan mo. Pinakita nga yung lawa. Pinakita ng Lord! Bakit? Diba? Ang sabi ko sa kanya, sikapin nyo yung kaluluwa nyo mapunta sa langit. Kasi yung mga bagay sa mundong ito, wawasak yan. Yung malabay lang yan. Sabi niya, hindi matatapos yung mundo, matatapos yung tao. Yun ang paniniwala nyo. Buksan yung Bible nyo. Yung Bible nyo nasa harap, nasa altar nyo. Ang daming alikabok. Buksan nyo. Basahin nyo. Nakita mo yung katotohanan. Heaven and earth will fade. May Bible din na ang Katoliko na iba. Amen. At kasama nila ano yung apokrypha. So, may apokrypha ang kasama. May iba. Yun yung ang ano ng Lord. Meron silang Bible talaga. Yung Bible natin, pero isiningit nga ang apokrypha. Magkasama ang mga. Magkaiba ba yung Bible ng Katoliko? Iba, may lima. Dinagdag nila ng lima. Hindi lang lima. Umabot yata na baro. May baro. Napakarami. No. Amen. So, almost dito 100. Dito na yung books. Ano, pumasok. Yung 2 Corinthians 5:17. Di ko ba? Sabi nga niya is, the old is has come, di ba? The old has gone. The new has come. So, yung... Pero, bilang nanampalataya yan, yung old and new, hindi na ang old, hindi na mawala yan. Namatay. Patuloy yan, nagsasama yan. May nakasingit na ibang... Pero naman. Sasama yan ang old and new. Bakit? Kasi, yung old, opposite yan sa new, di ba? Yung dati, is ma-pride ka. Pero yung opposite ng new, is humble ka.
O, di ba? Ito na yung, ano, ito na yung 2 Corinthians 5:17. Na dati, napaka-sensitive mo. Pero ngayon, hindi ka na sensitive. O, di ba? So, ito yung pumasok na nakakilos na ang banal na espiritu sa ating buhay. Mayroon ng pagbabago. Na, hindi naman, on the spot yan eh. Na magbago ka agad processing, eh. Processing, no? Processing. Glory by, glory to glory yan. Dahil gusto ng Lord na yung naranasan natin, magpapadala din siya ng tao na kagaya natin. Na isishare natin yung kabutihan ng Lord sa buhay natin. Ganon lang yun. Yung kasi, yung buhay alam mo, natin. Pastor Rapaz, nung ano, nung hindi pa talaga ako sa Panginoon. Amen. Na napaka-sensitive ko, napaka-matampuhin ko, kunting bagay lang. Pero pag andun ka pala sa Lord, yung pang-unawa mo, lalawak. Lalawak. Amen. Kasi yun ang ano na, yung hindi natin maunawaan, pinaunawa ng Lord. Mm-hmm. Minsan nga, nagtatrabaho tayo, hindi natin nalalaman yung isang tao, pero pinareveal ng Lord. Mm-hmm. Siya, ganun siya. Wow. Hmm? Oh, di ba? So, yung mga, ma-experience na natin yung mga bagay-bagay na hindi natin na-experience dati. Hindi yung material na bagay, kundi spiritual na bagay. Na, bakit yung, siya dati, ayoko na, pag mahalin mo ako, mahalin kita. Pag hindi mo ako, hindi kita mahalin, di ba? Pero pag nandyan ka na, kay Kristo, nandyan na yung Kristo sa puso. Kahit nasasapan ka, kahit hindi siya karapat-dapat, pero kailangan mo siya. Kailangan mo siyang mahalin. We will love the unlovable. Di po ba? Kasi doon na yung pumilos, sabi ng Lord, God is love. Di ba? So, kahit anong ginagawa niya, patuloy mo pa rin siyang abutin. Para ipaunawa sa kanya at palagi mo siyang iluhod sa harapan ng Lord. Na Lord, kumikilos ka sa kanya. Na ma-encounter ka niya. Yun yung mga bagay na pina-encounter ng Lord sa akin. Dati, mapusok din ako. Pag may makita akong ano, mabilis akong mag-judge. Mabilis akong ano. Yung ang tingin ng sarili ko, na, yung perfect ka. Ang tingin sa sarili ko, holy ako. Pero mali pala. Yun yung pinaunawa ng Lord sa akin. Na mga bagay-bagay na pinaunawa ng Lord, pinapalawak niya yung buhay natin, pananampalataya. Hindi lang tayo nakastick lang kung anong mayroon sa atin. Ang pinaunawa ng Lord, yung gagawin niya sa buhay natin hanggang the end of our life. Mm-hmm. Dahil araw-araw binabago tayo ng Lord eh. Araw-araw talaga, kahit ano pang katagal mo, araw-araw pinabago ka ng Lord. Kasi kung bakit, kung pure na tayo, holy na tayo, kinuha na tayo ng Lord. Raised na yung takbuhin natin. Tapos na yung ano, tapos na yung pagtakbo. Tapos na yung takbuhin natin. Pero pag hindi pa tapos yung purification ng buhay natin, yung calling natin, hindi pa tayo kukunin ng Lord. Kasi binabago tayo niya araw-araw. Totoo yan. Kasi yung salita niya, kahit araw-araw mo isang verse, binabasa yan, iba-iba yung revelation niya. Yes. Ito. Kaya nga sabi, work out your salvation eh. Ganon yung buhay. So, ang sabi ngayon natin is, sa conclusion natin, sa bilang nating pananampalataya, sabi niya, ang tao dahil ay dapat daw talaga maborn again para mapago yung buhay. Diba? Mm-hmm. Bakit? Pag nabago yung buhay natin, kusang mag-share tayo sa mga kaibigan natin. Alam mo, yung naranasan ako, diba? Nakilala mo ako dati, na grabe ako. Pero ngayon, isishare ko sa iyo yung kabutihan ng Lord sa buhay ko. Paano ako, diba? So, nandun na yung pumasok na yung namumunga tayo. Na yung kusa natin na yung mga kaibigan natin, dadali natin sa iglesia. Dahil, paano tayo naranasan ang kabutihan ng Lord sa buhay natin. Dito na yun na kumikilos na ang spirit nakakonek sa atin. Di po ba? So, ito na yung mga bilang tagasunod ni Kristo, ang buhay natin, susuriin natin sa Galatian chapter 5, verse 22 to 23. Kung ilan na ba ang nasa loob ng buhay natin dyan? Fruit of the Spirit. Diba? The fruit of the Holy Spirit. Ito po na, kasi dito yung parang isa namin natin yung sarili natin dito eh. Sa Galatian
5:22 to 23. Ito po yung mga na preach ko yan kabi. Araw-araw. Ala, pag nakakunik na tayo sa Panginoon, kung totoo tayong tumumpalataya sa kanya, kung siya lang talaga ang laman ng puso, tingnan mo, nandun na yung bunga ng Holy Spirit. Na dati, love, di ba, tingnan mo, ang ganda ng, ano, ang ganda ng, ano na, the fruit of the Holy Spirit. So, ito po yung kunik, kahapon ni Pastor Shirley, sabi nga niya, sa 22, umpisa natin sa 22. Sabi niya, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, 23, at pagpipigil sa sarili na walang batas laban sa ganito. O di ba? Wala daw batas na kalaban ito. Bakit? Kahit anong ginawa ng kapwa mo, may pagpipigil ka. Nandun kayong pagpipigil mo. Nandun yung pagpakumbaba mo. Nandun yung pagmamahal mo. Di ba? Nandun yung kabaitan mo kahit anong ginawa niyan sa buhay natin. Pag may Kristo tayo sa puso, kalimutan natin yung ginawa nila. Ang hindi natin makalimutan, yung kabutihan ng Lord Jesus sa buhay natin. Di po ba? Ito yung, ano, bakit? Ito yung sa totoo lang yung umabot ako dito, magchat ako, ate, pauhiramin mo naman kahit 3,000, paalis na ako, walang reply yung ate ko, yung sakit. Pero pag nandito na ako, sabi ng lahat ng balita sa amin na nakaano na sa akin, sabi nga ng asawa ko, automatic dati kahit ano, walang hi or magpahiram pa sila or hindi. O, diba? Pero, sabi ko, salamat, Lord. Dahil binago mo ako. Bakit? Kung hindi ako binago ng Lord, kinalimutan ko sila. Diba? Pero dahil binago ako ng Lord, prayer, pagmamahal, na salvation is pumasok na sa family ko. So, glory to God na purihin po ang Lord. Ito po yung pinaano ng Lord sa buhay natin na to stay. Kung ano mang pinagdaanan natin, humble, iyak sa Lord. I-restore niya tayo at mayroon ng ipapunawa ng Lord sa buhay natin. Kasi alam nyo, yung buhay natin sa mundong ito, hindi natin alam hanggang kailan tayo eh. Hindi natin alam kung baka bukas hindi natin alam kung anong mangyayari. Baka mamaya hindi natin alam kung ano ang mangyayari, di ba? So, glory to God. Sabi ko nga, Lord, thank you for the trial. Nawasak ang bahay ng mama ko. Salamat. Bakit? Salvation will come sa family ko. So, glory to God na purihin po ang Lord, na patuloy tayong pagpagamit sa Lord. Patuloy tayong lumago sa salita niya. Magbasa tayo ng anong sikreto? Everyday, magbabasa tayo ng Bible. Everyday. Kahit hindi natin gawan, isdisiplina natin yung sarili natin na itong bukas, itong week na ito, itong book ang babasahin ko. Tabi mo na, kasi grabe yung divert ng mundo ngayon. So, pag umaga pa lang, yung cellphone, wow! Minsan hindi tayo magpasalamat sa Lord. Cellphone! Wow, Lord! Totoo. Reality. Yes, ito yung... Bakit? Naranasan. Hindi natin kakaya. Hindi ko kakaya talaga. Dahil ito yung nangyari. Hinahawakan ko kasi nagpapa-alarm ako. Yun lang. Pero hindi ako tumitingin ng message. Pero yung ano... Nagpapa-alarm ko kasi, oh, folks, hinahawakan. Pero sabi ko, Lord, thank you sa buhay ko na sa putik ako. Pero... inaahon mo ako sa mundi para maglingkod sa iyo. Amen. Diba? So, glory to God, manalangin tayo sa bawat isa na tayo ay dumami. Tayo ay mamunga. Amen. Tayo ay kusang mag-share ng gospel sa kingdom ng Lord. Dahil
malapit na talaga dating ang Lord. Malapit na talaga dating ang Lord. Lord, salamat Panginoon sa natapos Panginoon na salita mo, O Lord God. Salamat Panginoon na hindi lang napakinggan namin, O Lord, kundi Panginoon, isa pamuhay namin, O Lord Jesus, na bigyan mo po kami ng tapang, O Lord Jesus, to share your gospel, amen. O Lord, that through your goodness, yes, Panginoon, sa aming buhay. Yes, dahil ang buhay namin, O Lord God, hindi namin alam kung hanggang kailan, Panginoon, na maging matapang kami, O Diyos, maging matapang kami, O Lord, na maging fire ang aming calling, O Lord Jesus, maging fire ang aming calling, O Lord God, na maging bold kami, mag-share ng Panginoon, ng gospel, O Lord, na marami, Panginoon, na mga kaluluwa, Panginoon, na sa daan, O Lord, Park, O Lord Jesus, hallelujah, Lord God. Amen. Ang bawat Panginoon, lingkod mo, O Lord Jesus, tanggalin mo, Panginoon, ang comfort zone nila, O Lord God. Hallelujah, O Lord God. Hallelujah, O Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa salita mo, O Lord God, na buhay, O Lord, sa aming buhay, O Lord Jesus. Salamat, O God. Lubos kami nagpasalamat sa iyo, Lord. Na kami, Panginoon, sa araw na ito, O Lord God, na mayroon kami masharean ng gospel, O Lord Jesus. Mayroon kami, Panginoon, sa sunod na Sunday, O Lord God, na madala namin, O Lord. Makasama namin, Panginoon, sa lugar na ito, O Lord Jesus. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay nasa iyo, O Lord. Yes, Lord, hallelujah. Hindi yung nasa comfort zone namin, anong mayroon sa amin, O Lord God. Yes, Lord, yes, Lord, hallelujah. Pagkita mo, Panginoon, pagpapahal mo, Panginoon, sa tao, Lord, sa tao, ang servant mo, O Lord God. Ang bawat isa na mag-share ng gospel, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, lalo, Panginoon, sa aming mga kasama, Panginoon. Sa iglesia nito, Lord God, patuloy ka, Panginoon, na mangusap sa bawat isa, O Lord Jesus. Mangusap ka, Panginoon, ang pagmamahal mo, Panginoon, makamta nila, O Lord Jesus, Lord. Hallelujah, O Lord Jesus, hallelujah, O God. Malungkot man ang puso namin, O Lord God. Kasi wala po ang aming magagawa, O Lord God. Kundi, Panginoon, ilapit namin sila sa iyo, O Lord Jesus. Naghabagan mo po sila, O Lord. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, O God. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat, O Diyos. Purihin ka, O God. Nagkira ito, O Lord Jesus. Salamat, Lord. Salamat, O Lord God. Yes, salamat, O Lord Jesus. I declare, O Lord Jesus, as in, O Lord God, na mag-open, Panginoon, ang prayer mountain, O Lord God, na lahat, Panginoon, ay ang lugar namin, O Lord God, ang salvation will come, Lord. Hallelujah, O Lord Jesus. Hallelujah, O God. Sa buhay.